Hello! Ayan, for today's video, mag-care tips tayo dito kay Wallichii. Ayan o. Mahirap i-pronounce nito yung first name niya, pero sa apelyedo na lang tayo mag-base. Kasi ang hirap sabihin, pero ilalagay ko dito yung totoong name niya dyan. Ayan. Pero mas kilala siya sa pangalang Wallichii. Super ganda nitong plants na to. Tapos, hindi siya ganong kahirap alagaan. Magpo-propagate kasi ako. Paghihiwa-hiwalayin ko na siya. Ayan o. Sobrang dami niya ng pups. Tapos, eto kasi naninilaw na siya. So, indication niya na punong-puno na yung pot niya ng root-bound na siya. So, yun. Tapos, habang nagre-repot ako nito at nagpo-propagate, pag-usapan natin yung about sa care tips niya. So, ibaba na natin yung camera. So, ayun. Nag-prepare na ako dito ng potting mix para sa ipopropagate nating Wallichii. Wallichii po ay ang magandang potting mix sa kanya ay ang ginagamit ko sa kanya dito sa akin sa munting lupa. Ginagamit ko sa kanya ay loam soil, 70% loam soil, tapos 30% na ipanampalay. Ayan, nagdagan ko ng 30% ng ipanampalay. Pwede naman sana yung loam soil, kaso medyo nabibigatan pa kasi ako sa loam soil, kaya dinadagdagan ko siya ng ipanampalay para, ayan, well-drained potting mix siya talaga. Ayan. Yung humalumena natin, hindi ito, kasi marami, may nakikita akong sabi, alocasia daw to. Para kasi siyang alocasia, no? Pero, ang family nito ay rosaceae or araceae. Yun yung tawag nila. Kasi ito, native siya sa Southeast Asia, sa Thailand, sa Malaysia, Indonesia. Yun, dun siya native. Marami sa kanila doon ng ganito. At mura lang pag binili mo sa kanila. Tapos, ang bilis magkaroon ng mga... Ang maganda dito kay Wallichii ay, pag nilagay mo siya sa bright and shaded lang, sa hindi maaraw na posisyon, ang bilis niya magka-pops. Mas gusto kasi nila, parang sa ilalim lang ng puno, maraming humid environment, ganon. Parang nasa ilalim siya ng puno na bubuhay. So, pagka na gaya mo yung ma-humid na environment, mas mabilis siya magkakaroon ng maraming pups. Buti ito, nangyari sa akin. Mabilis din siya, para kasing 6 months pa lang to sa akin. So, yung 6 months na yon, sobrang dami niya ng, ayan o. Oh. Tapos, may baby pa ako dito. Meron na ako sa kanyang nakuha. At yung baby niya, sobrang dami na ring baby. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Balik, matangkad na to nung nakaraan. Mga 2 weeks ago ata yun. Nung pipicturan ko na siya, ay ti, nalaglag siya ti. Ayaw niya magpabenta kasi pipicturan ko na sana kasi ibebenta ko. Nalaglag, ayan o. Oh. Oh, naglaglagan o. Oh. Nanilaw na nga to eh. Kasi naputol yung petiole niya dito eh. Ayan o. Oh. Itong Wallichii na to, uri siya ng herbaceous. Ang herbaceous kasi, malalaman mong herbaceous siya kasi, soft yung niya, yung petiole niya, tapos flexible yung mga branch niya. Yun, dun mo malalaman na herbaceous yung halaman pagka ganito. Parang nga siyang alocasia. Pag may nakikita nga ako nito sa Shopee, nakalagay Wallichii alocasia. Pero feeling ko hindi talaga siya alocasia. Tsaka para kasi siyang homalumena, pero hindi talaga siya totally related kay homalumena. Medyo malayo daw yung family nila sa mga homalumena. Ang ganda, 'di ba? Oh. Ang cutie. Ito hindi to nagkakaroon ng gabi. Wala tong gabi. Wala tong gabi sa loob. Ayan o. Tanggalin na natin. Ayan.
Ayan o, sobrang dami niya ng roots. Ayan o, root bound na siya. Kaya may isang naninilaw na dahon sa kanya. Ayan o. Super easy lang tong alagaan. Hindi ganun kahirap kasi ano lang siya. Basta ilagay mo lang siya sa bright and shaded light. Ayan o. Paano ba ito puputulin? Ayan o. Tatanggalin ko na lang tong ano na to. Tanggalin ko na lang to. Ayan. Hala. Super ano niya na talaga. O, intak na yung ano sa kanya. Ayun yung pag-aalaga ko dito. Yan. Sa sunlight, bright and shaded lang siya. So, ayun. Pagdating sa propagation, ganito lang siya. Ayan. Wala siyang mga gabi. Pops lang talaga siya. So, putuli na natin. Ayan. O, pinutol ko na. Ayan. Tapos, meron din siyang ano. Ito o. Magkakaroon din siya ng mga ganito. Mga... Ayan, may mga seeds dyan. Kaso, medyo matatagalan. Madalas, pinuputol ko to. Yan, pinuputol ko yan. Para magkaroon ng mas maraming pups. Yan. Para ma-encourage mo yung plants na magkaroon ng maraming pups, tanggalin mo kagad yung mga ganto. Yung mga flower niya. Kasi yung flower niya, hindi naman talaga totally nagpo-flower na ganun eh. Ganun lang siya oh. Parang ganun lang. Pero nagkakaroon ng seeds yan. Ayan o, para magkaroon ng seeds, putulin ko nga. Ayan o. Tapos, nagiging seeds yan na pwede mo siyang itanim. Kaso, sobrang tagal. Natry ko kasi sa ano to, sa ano tawag doon, aglaw. Inaantay kong magkaroon ng seeds. Ang tagal. Nainip na ako lahat-lahat. Ayun, tinanggal ko na. Tinanggal ko na lang. Yan, tanggalin natin. Makakarami pa tayo dito eh. Yan, lahat connected sa mother itong mga ano na to. Yung mga pups niya, lahat connected sa mother niya. Ayan o, pinutol ko lang. Ayan o. Yan. Ito, connected din to sa mother. Mother Earth. Ay, hindi ito connected. May sarili siya, oh. Ah, siguro ito, galing to sa, dito sa bulaklak niya. Sa seeds niya. Kasi walang ano, wala siyang putol galing sa mother. Ayan, oh. So, ayun, nagkakaroon din siya. Kaya siya dumadami din kasi nahuhulog yung mga pups niya, yung mga ano niya, ayan, oh, yung mga seeds niya. Yan. So, ayun, kung gusto niyo mas malush, huwag mo nang pag-iwahiwalin. Mas maganda rin kasi siyang lush eh. Pagdating kasi sa akin, kasi kaya pinuputol ko na, hinihiwalay ko na kasi pwede ko na siyang ibenta sa Shopee. So, ayun, pag-iwahiwalay natin. Pagdating naman sa fertilizer, pinifertilize ko lang siya ng triple 14 pagka maganda na yung ano niya. Pag nakikitaan ko na siya ng bagong suloy or pag nakita ko siyang sobrang healthy niya, tsaka ko siya pinifertilizer. Para mas gumanda pa siya at mas dumami pa yung ano niya, yung mga pups niya. Ayan o, may baby pa siya dito. Hindi ko na ihiwalay yung baby niya dito. Kasi maliit pa. Ito, tanggalin na natin itong ito. Yung naninilaw. Ayan, tanggalin na natin yan. So, ayun. Pagdating sa Wallichii ay, kasi parang humalumena siya, diba? Pero, hindi siya humalumena. Paano mo malalaman? Kasi, diba may humalumena na parang ganito rin. Parang ganyan din. Pero, wala siyang ganito. Yan. Malalaman mo na Wallichii ay yan pagka walang amoy. Kasi, yung humalumena, may amoy. Medyo aromatic siya. Ito, hindi. Sobrang dami niya ng ano. Hindi ko nababawasan yung roots niya kasi marami na siyang ano dito. Ayan. Marami na siyang tinanggal. May ano. May bato pa oh. Hindi ko na tinanggal. Ayan mo na. Para fast draining din siya.
Hindi siya. Kasi nilalagay ko to sa pwesto ng malapit sa ano ko eh, sa anong tawag doon? Malapit sa gripo. Kaya yan, okay na siya diyan. Pag mga ganito, pag nagre-repot kayo ng mga ganito, huwag nyo isisiksik. Ganun nyo lang. Yan, ganun nyo lang. Kasi unlike sa croton, mas gusto ng croton na sinisiksik talaga yung roots nila para mas maging firm siya, tapos mas hindi siya tumumba at mas maano yung roots niya, maging active yung roots niya. Pag ganito, hindi siya masyadong dapat sinisiksik. Dapat ganito lang. Yan, tap-tap lang, ganyan lang. Make sure din yung butas. Check niyo lagi yung butas. Yan. Kasi baka makalimutan. Nangyayari yan. Aminin natin, nangyari na rin yan sa akin. So, ayun. Mga ano ko na to, mga nagamit ko na to na pot. Kasi may order sa akin kanina. Yan, lagyan natin. Pagsasamahin ko na tong dalawang to. Ayan, maliit naman kasi to. Yan. Mag-share na lang sila sa potting mix. Tsaka sa pot. Yan, dumami pa kayo ha. Etong mga petiole ng ano, ng Wallichii ay humahaba siya hanggang 15 to 45 centimeter. Ayan. Family siya ng rosaceae at araceae. Ayan. Tak-tak, ganun. Ayan, tayo-tayo na siya. Oh. Mabilis lang yan magkaugat, mga mabilis lang siya magka, ang tawag doon, bumalik sa kagandahan. Tatayo din yan. Mga siguro mga 3 days. Mga 3 days nakadrop pa yan. Kasi nagalaw mo yung ugat nila. Nakadrop yan. Magdodrop yan eh. Yan. Babagsak yan. Pero mga after 3 days, okay na ulit siya. Pag mga ganito, pagkaripat mo, pagkaripat natin, or pagka-propagate natin, wag mo muna siyang didiligan. Huwag mo muna siyang didiligan kasi syempre nasugatan mo 'to. Ayan oh, nasugatan mo 'yan. Eh yung potting mix mo medyo basa naman oh. Kahit hindi basa, kunyari tuyo yung potting mix nyo, huwag niyo muna siyang diligan. Mga after 2 days or 3 days, 'yon, tsaka niyo siya diligan. Kasi magro-root rot 'yan pagka nabasa siya ng bonggam-bongga. Lalo na pagka nilagay mo siya sa ulanan, wag muna, itabi nyo muna siya sa hindi na uulanan. Yun, kinulang na ako ng potting mix. Ang gagamitin ko na ay loam soil. na loam soil. Ganyan lang, oh. Bilang ka lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. Tapos 30% na pumice. Bilang ka lang. 1, 2, 3. Yan. Pumice to na may kasamang perlite, tapos may kasamang ipanampalay. Pinagsama-sama ko na. Yan. Ito, medyo dry to. Ayan o, medyo dry. Tapos, medyo malaki yung pasong paglalagyan ko sa kanya ngayon. Kasi, dalawa sila. Ayan o, matatangkad na sila. Ayan.
siya, yung nirepat natin. At pinropagate. Ito yung mother niya. Ayun yung, ayan, ayan o. Yung mga baby niya. Ito, dalawa to. Dalawa din ito. Ayan. Mas lalaki yung mga dahon nila dyan. Kasi nakakahingahingan na yung mga ugat nila. Kasi mabilis lang ito magkaugat. Ayan. Ayan pa yung isa. Ayan o. Ang liliit ng mga lumalabas sa kanya. Sa pesticide, ayan o, yan, love na love to ng mga uod, ayan, so, pag mag-pesticide kayo, mas maigi yung dietane, or kahit wag na, kasi ako hindi na ako masyado nagda-dietane sa mga ganito, sa roses lang ako nagda-dietane. Yun. Ang maintenance lang dito, yung mga ganito, mga naninilaw na mga old leaf na, ayan, nasa baba na yan. Ayan, katulad nito, ayan o, nasa baba na rin yan. Ayan, pwede mo na siyang putulin. Putulin na natin. Ayan. Tapos yung mga ganito, pinuputol ko na lang din para mas dumami yung pups niya dito sa gilid. Kasi, mas na-encourage yung halaman pagka pinutulan mo siya dito, kahit yung mga ganito, yung mga bagong ganito niya, bago niyang dahon, pag pinutol mo yan, kahit sa anong plants, mas nai-encourage nila, kahit sa mga potus, yung parang may tawag doon, nalimutan ko lang eh. Kaya siya, mas dumadami yung mga lumalabas na pups sa kanila, or stem, pagka pinutulan yung mga bagong suloy na ganito. Yan. Kahit sa aglaw, pwede mong gawin yun para dumami yung ano niya, tawag doon, pups, baby, yon. Para dumami yung baby niya. So, ayun, maintenance mo lang sa kanya, putulin lang yung mga mandidilaw. Yun. Dumami na sila, so papagandahin ko pa yan bago ko siya ibebenta. Yan o. Sa mga namumroblema naman na nagdudrop yung mga dahon ng Wallichii nyo, ang ginagawa ko kasi sa Wallichii ko pagka sobrang init ng panahon, lalo na pag summer, pag bumabagsak yung mga dahon niya, dinadala ko siya sa CR. Gusto rin nila yung humid ng CR, yung environment doon sa CR. Kasi hindi ganun ka ano, mainit-init siyang konti, tapos mabasa-basa. Parang ganun yung mga gusto nilang environment. So yun, dali nyo siya sa CR kahit mga 3 araw or mga 1 week doon sa CR. Pag tumayo na yung mga dahon niya, umangat na ulit siya, nawala na yung pagkalumbay nila, yun, tsaka mo siya ilabas ulit. Tapos ilagay mo siya sa hindi ganong kainit na panahon. Itabi mo siya sa mga halamang ano, malalaki ang dahon para sa ilalim lang siya. Same dito, oh. Nilalagay ko muna siya sa mga ganyan. Sa mga ilalim ng mga madadahon na plants ko. Ayan. So that's all for today's video. I hope na may natutunan po kayo. Ay nga pala, si Wallichii ay safe for the pets. Ayan. Non-toxic siya. So, safe yung mga pets natin kung sakaling makain nila ito, si Wallichii. Super cutie ng dahon niya, oh. So, yun lang po for today's video. I hope na may na tutunan kayo about dito kay Wallichii. Yan. At about sa care tips niya. That's all for today's video. Thank you guys for watching. Don't forget to click the subscribe button at pakiclick na rin po ang notification bell kung sakaling gusto nyo pa pong mapanood ang about sa care tips ko dito sa mga halaman na inaalagaan ko dito sa bahay. Thank you guys for watching. Bye! So that's all for today's video. Ayan, about dito kay Wallichii. Ay nga pala, si Wallichii ay non-toxic. So, kahit makain to ng mga
alaga mong pets, dogs, hindi siya ano, so ayan. So that's all for today's video. Ay nga pala, yung mga Wallichii ay hindi ito ano, hindi cho So that's all for today's video about Tito Kai Huma. Ba't humalumay na yun? One, two, three.